Bukod sa learning gap, may isa pang problema sa paaralan na target na resolbahin ng Department of Education. Ito ay ang problema sa bullying na ayon sa DepEd ay hamon ngayon dahil sa kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan. Kung ano ang magiging tugon dyan ng kagawaran, alamin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Masakit para sa isang magulang gaya ni Rochelle na malamang nakararanas ng bullying ang anak niya sa eskwelahan. Lalo't pansin niya na may negatibong epekto ito sa pag-aaral ng kanyang anak. Tinulak po siya, then nagkabukol po, ayun, pinamedical po namin. Nag-cutting siya, sinabi sa akin ni ma'am. Sabi ko, paano po nag-cutting? Andun lang po, umiikot lang po sa may taas. Tapos sabi ko, ay hindi ko po kasi alam, then inano ko po siya, natatakot daw. Ang mga kaso ng bullying ang nais pang mas matutukan ng Education Department. Kaya ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, mahigpit nilang imomonitor ang implementasyon ng bawat eskwelahan sa kani-kanilang anti-bullying policy. Each school is required to have an anti-bullying policy. Pero hindi sinasabi ng batas kung how strict they have to be. Pero kailangan may policy sila. Pero ang problema, on the ground, very few schools have their own anti-bullying policy. So siguro sa DepEd, we will really track the or monitor the compliance dito sa batas na to. Bagay na sinang-ayunan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Lalo't batay sa pag-aaral, malaki ang posibilidad ng pagbagsak o pagbaba ng grado ng mga estudyanteng nakararanas ng pambubuli. Pinatututukan na rin daw ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tulad ng nabanggit ni Presidente, may nabasa siyang article na may Singapore study that says that the loneliest students in the world are Filipinos. And that is also in the PISA data. The Filipino students feel that they don't belong and they are the loneliest. Talagang sabi niya, find nga the study kasi talagang nabasa din niya and it made an imprint on him. Then we really need to address this kasi yung school environment, kung hindi mo feel na safe ka doon, paano ka magpo-focus sa pag-aaral mo, di ba? Aminado ang pamunuan ng Aurora A. Quezon Elementary School sa San Andres, Maynila na hindi maiiwasan ang mga kaso ng bullying. Pero tiniyak nila na hindi nila ito ipinagkikibit-balikat at agarang sinusolusyonan batay sa mga pulisiyang kanilang ipinatutupad. Dito kasi manageable eh. Maybe because of the frequent reminders sa mga bata every time we have our assembly na siyempre usually kasi pag ang bullying mostly dyan nakakasakit naman talaga. It will cause harm to some, though ang iba ay ano lang, parang joke lang. Pero nakukuha naman namin, namamanage naman. At para matugunan pa ang problema sa bullying, tinututukan na rin ng DepEd ang kakulangan sa guidance counselor sa mga pampublikong paaralan. Katunayan, nakipag-usap na raw si Secretary Angara sa Civil Service Commission at Commission on Higher Education hinggil dito. Punan muna yung mga bakante, yung 5,000 bakanting posisyon ng mga kahit graduates ng guidance counseling and psychology or whatever specialization. Pero hindi na kailangan yung master's degree, parang bigyan sila ng palugit o 5 taon para makuha nila yung necessary credentials. At at same time, meron tayong effort sa mga mambabatas na tanggalin na natin yon kasi nasa batas yun eh. Eh yun na nagpapahirap dito sa yung nakalagay na to be a licensed guidance counselor, you must have a master's degree. So ang hirap nun eh, di ba? Kasi to be a teacher, you only need a bachelor degree. You don't need a master's degree. Gayunman, binigyang diin ni Angara na sa kabila ng kakulangan sa guidance counselors, dapat maiparating at maiparamdam ng mga faculty members sa mga estudyante na may matatakbuhan sila oras na makaranas ng pambubuli. Isa rin tututukan namin going forward pursuant to the instructions of the President na make sure may lifeline sila, kumbaga. Pagka nangangailangan sila, they have someone to turn to. May malalapitan sila. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.